Hello, good day, Malat. So, ayun, Malat, so, dito tayo sa panibagong video. So, makita nyo is wala tayo sa site na ginagawa natin. So, mag-share lang ako ng konting explanation about sa mga power system na ginagamit natin, Malat. So, usually naman, Malat, yung mga power system na ginagamit sa mga bahay, sa mga residential areas, common yung single-phase power system, Malat. Single-phase yung ginagamit natin, na power system para dun sa mga residential na ginagamit natin sa bahay natin, mga lodi. So, meron dalawang power system na ginagamit dito sa Pilipinas, mga lodi. So, yun yung line-to-line na single-phase power system at line-to-ground na single-phase power system, mga lodi. So, mostly, line-to-line is ang gumagamit niyan ay dito sa Manila area, mga lodi. May electric provider dito na ganun ang system na ginagamit para mag-distribute ng power sa mga residential or sa mga kabahayan, mga lodi. Sa probinsya is light to ground system yung ginagamit nila, mga lodi. So, ano ba yung pagkakaiba nung dalawa na yung mga lodi? Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang yung mga lods. Click yung notification bell para ma-notify sa mga future and upcoming videos ko. And don't forget to comment na rin para may feedback sa mga videos na in-upload ko, mga lodi. So, sa electricity, mga lods, lalo-lalo na single phase, is iisa lang ang principle ng power, mga lods. So, kung paano ito gumagana, kung paano nito pinapagana yung mga appliances, and paano natin to ginagamit dun sa bahay natin, mga lodi. So, ang principle ng electricity, mapa line to line or mapa line to ground yan. So, sa system na ganito, na single phase, is 2 wires para dun sa system nung power, nung electricity natin. So, 1 wire dun is going out from the source, and yung isang wire is returning from the source, mga lodi. So, ganyan ang electricity, mga lodi. So, going out from the source, then returning from the source, mga lodi. So, ikot-ikot lang yan. So, ang power natin is mag-umpisayan sa pinginang provider natin, mga lods. Then, magbibigay ng power dun sa service entrance natin, mga lods. So, service entrance, papasok ang kuryente para maibigay sa mga kabahayan, mga lods. So, service entrance, dun papasok ang kuryente natin, papunta sa meter. Then, sa panel natin sa bahay, mga lods. So, sa panel, papasok yan is depende dun sa power system nyo, mga lods. Kung line to line kayo or line to neutral. Pero yung sistema is halos ganun pa rin. Halos parehas lang yung sistema niya, mga lodi. So, papasok yan dun sa service point nung service drop natin. So, service point is dun nakatap yung galing sa provider. Then, yung service point na papunta dun sa service drop natin, mga lodi. So, papunta yan ng meter natin. Then, papasok yan ng kung mayroong cutout or kung walang cutout. Then, papasok yan ng bahay, mga lodi. So, sa panel, mga lods, dun magdi-distribute yung powers natin ng bahay branches, mga lodi. So, every branch is may mga corresponding load yan, mga lodi. So, meron tayong para sa ilaw, meron tayong para sa outlets, meron tayong sa mga SPO, meron tayong para sa mga equipments na ginagamit natin, na mga may matataas na wattage or amperage na equipment, mga lodi. So, paano ba na gumagana yung sistema na yan dun sa mga equipment na ginagamit natin? Like yung electric pan, mga lods. So, sa line to line, mga lods, sinasabi ko nga is ang power is coming out from the source. So, galing ng provider, papasok to ng meter natin, then lalabas ng cutout natin, then papunta sa panel, then panel, papunta to ng, like say, sabihin na natin na outlet ng electric pan. So, sa electric pan, ang isang wire nito is babalik ito, papunta dun sa source natin, mga lods. So, ganyan ang gana ng power or ng electricity natin. Galing na electric pan, magre-return yung source, gagamitin niya isang wire para i-return yung electricity dun sa source, mga lods. So, may load yung electricity means gumagana ang electricity pag merong load, mga lods. So, ganyan ang gana ng electricity, mga lods. So, sa line to ground system is the same din ng principle niya, mga lods. So, coming out from the source, then returning from the source. Makikita niyo yung gana ng electricity na galing ng provider natin, pumasok ng service entrance, ng meter natin, ng cutout natin, then papunta sa panel natin, then papunta sa electric pan, na so magre-return yan dun sa second wire natin, mga lodi. So, galing yung electric pan, babalik yan, papunta dun sa outlet natin, then papunta dun sa panel natin, then papunta dun sa meter natin, then palabas ng service entrance natin, mga lodi. So, ganyan ang ikot ng power or na electricity sa residential na single phase, mga lodi. So, may mga nagtatanong kasi about sa grounding ng 2 wire na line to ground, mga lodi. So, may mga nagtatanong yan. So, saan kukuha ng grounding if line to ground system yung gamit nila, mga lodi? So, bakit tinawag na neutral line yung gamit ng line to ground na power source, mga lodi? So, once na ginamit yan ng electric pan ng mga devices natin, ng washing machine, electric pan, or ng oven, once na ginamit yung grounding na tinatawag na yan, is magkakaroon ng carrying current yan
para dun sa system nung electricity mga Lods. Coming out from the source, then returning out from the source. So, nagiging returning path yung ground na yun para dun sa electricity mga Lods. So, nagkikerry ng current yan para dun sa equipment mga Lods. So, kaya tinatawag yan na neutral. So, bakit tinawag na neutral is pwedeng either maging ground yan, then pwedeng maging carrying current dun sa line to ground power system mga Lods. Once na ginamit yan ng electric panyo is neutral na yung tawag yan mga Lods, hindi na grounding. So, ang grounding is iba yung trabaho ng grounding mga Lods. So, ang grounding, meron tayong video about sa grounding mga Lods. If napanood nyo yung video na yun, is magkakaroon kayo ng idea kung ano yung gana ng grounding mga Lods. Ulitin ko na lang. So, ang grounding is ito yung pinakang earth natin mga Lods. So, ito yung earth na nagsisilbing parang napakalaking conductor para pag nagkaroon ng leak, yung power natin is yung conductor na earth na to is hindi niya ito kayang lamanan ng electricity mga Lodi. So kahit million volts yan, katulad ng mga thunders mga Lodi. So pag may tinamaan ng thunder yung puno, then direkta ito sa ground is kumakalat lang yung power mga Lodi hanggang sa maubos yung power na yun, hanggang sa ma-discharge yung power na yun. So ganyan ang gamit ng grounding mga Lodi, ang earth natin, ang ground natin. So ano yung magiging part nito dun sa line to ground system na paggamit natin dun sa, let's say sabihin natin na washing machine natin, nagkaroon siya ng na-fault mga Lods. So, nadikit sa base ng metal yung hotline natin. So, ano yung magiging part ng ground na yon para dun sa sistema mga Lods? Kung yan is nakalagay lang dyan ng walang grounding is means naka-float yung hotline na yun mga Lods. So, means naka-touch lang yan. Then, naka-float lang yung body niya na may power mga Lods. May hot wire yan. So, once na kinapitan natin yan, then nakapaka tayo, is means magkakaroon ng connection ng ground, then papunta dun sa metal chassis nung washing machine mga Lods. So, kaya tayo nakakuryente niya mga Lods. Pero kung may grounding yan mga Lods, so kung magkaroon ng fault yan, is dun dadaan yan sa grounding mga Lods. Then, babalik yan dun sa panel natin mga Lods. Then, dun sa service provider natin. So, dun magkakaroon ng unbalance dun sa circuit mga Lods. So, may chance na magkaroon ng mababang resistance yan. Means, nag-short na yung line papunta dun sa ground mga Lods. So, yun yung tendency na pwedeng trip ng breaker yung fault na yung mga Lods. So, kaya mayroon tayong mga grounding. So, yan yung gana ng mga electricity, yung mga line-to-line or line-to-ground system sa residential na ginagamit natin na single-phase mga Lods. So, sineshare ko lang to para malaman nung iba kasi halos hindi rin alam nung iba kung paano yung gana ng electricity, kung paano yung gana ng line to line and paano yung gana ng line to ground mga Lodi. So, ang provider natin is lagi yan naka-ground mga Lodi. Meron yung mga grounding kahit magsimula yan sa mga transmission line. Nakikita nyo sa mga poste is may mga ground yan. Hanggang sa nadadala nila sa mga substation. Substation naka-ground. Then, dadali ng substation yan sa mga residential area mga Lodi. Na 3-phase. So, every poste yan may corresponding meter yan para maglagay ng mga grounding. Means, naka-ground yan dun sa earth mga Lods. Lahat is mayroong ground, especially yung mga fall na yan, mga metal fall is naka-ground yan sa earth mga Lods. So, ganun din yan sa poste na pinatayo natin para dun sa meter natin mga Lods. So, may ground tayong nilagay dyan, meron tayong grounding pit, grounding electrode, or grounding rod dyan para dun sa ground na nanggagaling sa provider papunta dun sa earth mga Lodi. So, iyan yung magsisilbing ground natin na pag nagkaroon ng fault is dyan tatakbo yung current mga Lodi. Then, babalik yan dun sa provider. Then, dun mag-engage yung grounding and line na resistance is bumaba pa mga Lodi. So, once na bumaba yung resistance yan, dun magkakaroon yan ng current na uminit yung breaker mga Lodi. Ganyan yung gana ng electricity. So, magkakaroon tayo ng ganitong ano na lang mga Lodi. Ganitong sistema ng uploading ko ng video mga Lods. So, every siguro maglalagay ako ng mga ganitong video, hindi lang yung puro sa field time mga Lods. So, misa sa field mga Lods is nabibisi tayo, hindi na natin mapaliwanag masyado kung ano yung mga pinagagawa natin. So, sa field kasi is experience yung makukuha natin dyan sa field. Ay mga Lods eh. So, next ano na lang yan, next video natin. So, share ko yung next video natin. So, marami pa tayong dapat ma-share dun sa about sa electricity. Sa start ng electricity mga Lods, kung paano yan magsimula and paano natin magagamit yung electricity. Ayun mga Lods, so sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang. Click nyo notification bell
para ma-notify kayo sa mga incoming videos ko, Malods. And don't forget to comment na rin para may feedback sa mga videos na in-upload ko, Malods. So, thanks for watching, Malods. Ciao!